Purihin ng Diyos. Magandang araw sa ating lahat. Simulan natin ang umagang ito ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Kumikilos ang Diyos at patuloy siyang kumikilos sa mga tao at mga anak niya na palaging nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya. Isa sa pinakamalaking hadlang kung bakit hindi makakilos ang Panginoon sa buhay ng isang tao ay dahil napupuno tayo ng katanungan, ng pagrereklamo. Ngunit sa umagang ito, punuin natin ang ating sarili ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos na buhay. Hallelujah. I sing praises to your name. Praise you, Jesus. Maraming salamat po aming Ama. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa lahat ng bagay na ginagawa niyo po sa buhay namin. Hallelujah. Awitan po natin ang Diyos. Hallelujah. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name, is great and great. Praises to your name. Your grace, our God.
Marapat po kayo sa pagpapasalamat. Marapat po kayo sa pagpupuri. Marapat po kayo sa aming pagsamba. Nagagalak ang aming puso sapagkat nakilala namin kayo. Salamat po, O Diyos. Purihin ang inyong dakilang pangalan. At mas mabuting sabihin na nagagalak ang aming puso sapagkat nakikilala niyo po kami. Maraming salamat po sa umagang ito. Muli, may pagkakataon kaming mapakinggan ang inyo pong mga salita. Na siyang patuloy na aakay sa amin para magampanan namin ang iyong dakilang kalooban. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat sa pusa amin. Ang pangalan niyo po ang maitaas sa umaga pong ito. At magkaroon po kami ng isang puso at tenga na tumatanggap, Panginoon, sa inyong mga salita. Maraming salamat po. At tanging sa pamamagitan ng inyong mga salita, yun lamang po ang maipahayag sa amin sa araw po na ito. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin, ang inyo pong banal na dugo ay patuloy na mamagitan sa amin at sa inyo. Sumagana ang inyong biyaya at kahabagan sa aming mga buhay. Sa ngala ng inyong anak na si Kristo Jesus, lahat po'y magsabi ng Amen. Purihin ang Diyos. Sa aklat ng Roma, ituloy po natin yung ating pag-aaral. Sisimulan po ulit sa talatang 1, pero bibigyan natin ng pansin yung talatang 4 hanggang 6. Romans chapter 1 verse 1 to 6. Bibigyan natin ng pansin yung talatang 4 hanggang 6. Ngunit sa mga pinag-aralan na natin, makikita natin yung pagsisikap ng Diyos na iligtas tayo. Habang ang tao ay nagsisikap na magkasala, ang tao ay nagsisikap na talikuran ng Diyos, lumayo sa kalooban ng Diyos, purihin ng Diyos dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, siya naman ay nagsisikap na abutin tayo. Alala ko si Apostol Pablo, habang sumisilakbo sa kanyang puso ang pagpatay sa mga mananampalataya, ay kinatagpo naman siya ng Panginoon sa daan papuntang Damasco. Hindi siya kinatagpo ng Panginoon sa panahon na siya ay kalugod-lugod sa Diyos. Kinatagpo siya ng Diyos samantalang siya ay nasa ilalim ng pagkakasala at nasa pagpaplano pa na patayin yung mga tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga, naalala ko po yung talata sa Roma, Kapitulo 5, talatang 8, na samantalang tayo makasalanan pa, ay pinagtagubili niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Inibig tayo ng Diyos samantalang tayo'y mga makasalanan pa. Kaya habang sinusulat yon ni Apostol Pablo, naniniwala ako, umiiyak siya, lumuluha ang kanyang mata kasi mas naintindihan niya talaga yung talata na yon. Dahil nung panahon na siya ay nagpaplano na patayin ng marami sa mga mananampalataya, ipakulong sila dahil sa kanilang pagsunod sa Panginoon, sumisilakbo kay Apostol Pablo yung galit at yung pagsuway o pakikipaglaban sa ating Panginoon. E doon naman sa kinatagpo ng ating Panginoon. Naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay may ganun diin at kanya-kanyang ganun na patotoo na kinatagpo tayo ng Diyos samantalang tayo'y mga makasalanan pa. Makikita natin dito sa Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 6, yung dito pa lang, sa bungad pa lang, makikita na natin yung pagsisikap ng Diyos. Yung pagpipilit ng Panginoon na abutin ng tao. At kung maalala natin, nagbigay ako ng 5 bahagi sa atin sa Aklat ng Roma. Ang unang bahagi, Kapitulo 1 hanggang Kapitulo 3, ipinapakita dito ni Apostol Pablo ang pangailangan ng tao pagdating sa kaligtasan. Sa Kapitulo 1, pinatutunayan ni Apostol Pablo na ang mga hintil ay nagkasala. Sa Kapitulo 2, pinatutunayan ni Apostol Pablo na ang mga Hudyo ay nagkasala. Pagdating naman sa Kapitulo 3 ng Roma, pinatutunayan niya na ang buong mundo, ang lahat ng tao ay nagkasala. Ngunit sa kabila ng pagkakasala o pagsisikap ng tao na lumayo sa Diyos, tulad ng nasabi ko kanina, dito naman natin makikita yung pagsisikap naman ng Diyos na abutin tayo. Mga kapatid, kaya dakila talaga ang
ang pag-ibig ng Diyos, napakabuti niya sa atin dahil tinagpo niya tayo samantalang tayo ay nagsisikap na lumayo sa Kanya. At kung makikita natin yung mga sangkap, may mga sangkap tayong makikita na pinag-aaralan natin dito na ginagamit ng Panginoon para ipakita yung Kanyang pagsisikap na abutin tayo. Sa talatang 1 pa lang, makikita na natin yung Ebanghelyo. Sa talatang 2 hanggang 4, makikita natin si Jesus na siyang nilalaman ng Ebanghelyo. At makikita natin sa talatang 5 hanggang 6, nagagamit siya ng kanyang mga lingkod hanggang doon sa talatang 1 para ipahayag itong Jesus na ito na siyang nilalaman ng mabuting balita sa ikaliligtas ng mga tao. Usahin po natin. Makikita natin, ang ating pamagat ngayong umaga ay the gospel, Jesus Christ, and His servants. Ang Ebanghelyo, si Kristo, at ang kanyang mga lingkod. Ito yung mga sangkap na ginagamit ng Panginoon para ipakita sa atin yung kanyang pagpipilit upang tayo ay iligtas sa isang tiyak na paghatol. Sabi ng talatang 1, babasahin ko po sa ASND. Mula kay Pablo na lingkod ni Kristo, Jesus, pinili at tinawag ako ng Diyos na maging apostol upang ipangaral ang kanyang magandang balita. Itong mabuting balita, itong magandang balita, yung gospel, ito yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Sa talatang 1 pa lang ay pinapakita na yung pagsisikap ng Diyos na abutin tayo sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang magandang balitang ito'y ipinangako ng Diyos ng una pa sa pamamagitan ng kanyang mga propeta at nakasulat sa banal na kasulatan. At ang balitang ito ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Yung mabuting balita, which is the power of God unto salvation, ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas, ang nilalaman nito ay yung anak ng Diyos, si Kristo Jesus. Yung halaga na ibabayad para sa ating mga kasalanan. Yung halaga na pinangbayad para tabusin tayo sa pagkakasala, sa isang tiyak na paghatol. Ipinapakita naman ng Diyos ngayon yung halaga mo, kapatid. Hallelujah. Sa kanyang harapan. Una, pinapakita niya yung gospel, yung pagdanasa niya na iligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, which is the gospel. At yung nilalaman ng Ebanghelyo, si Kristo Jesus, yung halaga na ibabayad para sa ikaliligtas natin. Kapatid, napakahalaga mo sa Panginoon. Kung iniisip mo na hindi ka mahalaga dahil hindi ka pinapansin ng magulang mo, hindi ganun karami ang kaibigan mo, napakahalaga mo sa Panginoon. Hindi ka binayaran ng pilak at ginto o ng kayamanan ng mundong ito. Binayaran ka sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi mo nga sa akin, hindi ka mahalaga? Ang pinangbayad ng Diyos Ama para sa atin ay yung pinakamahalaga sa Kanya. Walang iba kundi yung Kanyang anak na si Kristo Jesus. Tuloy natin. Sinilang siya sa lahi ni Haring David sa kanyang banal na espiritu. Napatunayan siyang makapangyarihang anak ng Diyos na siya'y nabuhay mula sa mga patay. Sa pamamagitan ni Kristo, tinanggap namin ang kaloob ng pagiging apostol para madala namin sa pananampalataya at pagsunod sa kanya ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Ginawa namin ito para sa kanya. Ginagawa namin at kayong mga mananampalatayarihan sa Roma ay kabilang din sa kanyang mga tinawag na maging tagasunod ni Jesucristo. Sa talatang 5, makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos, the gospel, yung nilalaman ng Ebanghelyo, si Jesus Christ, at ngayon gagamit siya ng kanyang mga lingkod na sasaksi para sa kanya, para ang mabuting balita ay makarating hanggang dyan sa may East Ham, United Kingdom, hanggang dyan sa Taiwan, hanggang dyan sa US, hanggang sa Africa, hanggang dito sa Pilipinas. Kaya isipin nyo na lang mga kapatid, yun ang pagbulay-bulayan natin sa umagang ito. Na sa kabila ng nagpagsisikap natin na lumayo sa Diyos, purihin ng Diyos sapagkat nagsisikap naman siya sa kabilang banda na abutin naman tayo. Na isipin niyo po, kung merong tao na nagsisikap na awayin kayo, kung merong isang tao na nagsisikap na guluhin ang buhay niyo, kayo ba magsisikap na makipagkasundo sa kanila? Magsisikap ba kayo na ibigin sila? Pero purihin ng Diyos
sa kabila ng pagsisikap natin na ayawan ng Diyos, nagsisikap siya sa kabilang banda na abutin naman tayo. At balikan natin yung mga sangkap na ito na ginamit ng Diyos sa ikaliligtas po ng tao. The Gospel, Jesus Christ, and His servants. Concerning the Gospel, balikan natin yung Ebanghelyo. Makikita natin meron siyang lingkod na ibinukod para maabot tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At sino po yun? Si Apostol Pablo. Sa pamamagitan ni Apostol Pablo, ang mabuting balita na kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng tao ay nakarating hanggang sa mundo ng mga hintil. At ito nga ang isa sa mga pinagtataka ni Apostol Pablo. Sapagkat ang mabuting balita sa ikaliligtas ng sangkatauhan ay hindi lang para sa mga Hudyo na katulad niya. Sa chapter 3 ng Book of Ephesians, makikita natin doon, tinawag ito ni Apostol Pablo na isang misteryo. Sapagkat nakita niya na hindi ito nasilayan ng una ng kanyang mga lingkod, pero ngayon na ipinahayag sa atin. At ano yon? Na ang mga hintil ay kabahagi na rin magmamana ng mga Hudyo. Ikaw at ako na isang hintil na hindi pinagkalooban ng kautosan, ano, ay binigyan ng karapatan ng Diyos na magkaroon ng mana kasama ng mga Hudyo. Concerning the Gospel, ito yung katuparan ng mga hula ng mga propeta sa lumang tipan. Pagdating po sa ebanghelyong ito na ating tinanggap na siyang kasangkapan para sa ating kaligtasan, hinula ito ng una pa. Tulad ng nasabi ko noong nakaraan, ito ang nagdadala sa uniqueness ng ating pananampalataya, sapagkat tayo lang yung may pananampalataya sa mundong ito na pinagpapauna na ng panahon. Hindi ito dinideklara sa panahon lamang ng pangkasalukuyan o pagkatapos ng pangyayari, bagos ang ating pananampalataya ay ating tinanggap, noon pa man, hindi pa man natin tinatanggap, ay hinuhula na sa bibig ng mga propeta. At minsan nabanggit ko na ito, no? Napaka-imposibleng mangyari na matupad ng isang tao yung hula ng nakaraan kung iba-ibang sumulat sa iba't ibang mga panahon. Ang ating Panginoong Jesus, alam naman natin na hinula ang kanyang pagparito sa lupa ng iba't ibang mga propeta, iba't ibang mga tao, sa iba't ibang mga panahon. At nagkaroon nga ng pag-aaral na napakahirap palang mapangyari yon, imposible na mapangyari sa buhay ng isang tao ang 300 hula. Mga kapatid, sa iba't ibang klaseng manghuhula at sa iba't ibang klaseng panahon na pinanggalingan. Naalala ko po yung pag-aaral ng isang universidad sa pangungunan ni Steve Stoner para pag-aralan yung probability na matupad yung hula sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Merong kumuha sila ng 8 hula lang na natupad sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Isa dito yung virgin birth, yung pagdalaw ng mga matatalinong tao galing sa silangan, yung kapanganakan niya galing sa Bethlehem, yung kapanganakan niya na siya'y galing sa lahi ni David at sa binhi ni Abraham. Kinuha yung 8 hula lang patungkol sa kanya. At yung probability na nakuwenta po nila kasama yung 600 mga estudyanteng nag-aral ay 1 in 10 to the 17th power, na kapag ka nilagay po natin yan sa lohika na maiintindihan natin, kumuha kayo ng silver coin dollar, yung barya. Para sa mga nasa Amerika, alam niyo yung laki ng silver coin dollar. Punuin niyo yung state of Texas na pangalawa sa pinakamalaking city sa Amerika. Punuin niyo ng hanggang taas ng tuhod, 2 feet high. Kulayan niyo yung isa doon ng isang kulay pula. Pipiringan ka sa mata, hanapin niyo. Baka kahit tayo niyo. Pipiringan ka pa sa mata. Pupunuin daw yung state of Texas ng silver coin dollar hanggang sa tuhod, hahanapin mo yung isang barya na yon. At ganun kahirap matupad yung hula, yung 8 hula sa lumang tipan. Pero natupad yon sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Kung dodoble naman natin, gagawin natin 16 yung hula na matutupad. Isipin niyo po, 60 times ikutin niyo yung mundo papunta sa araw, punuin niyo ng silver coin dollar na 2 feet ang taas, hanapin niyo yung isang barya na may kulay na may piringang mata. Baka isang beses mo lang ikuti ang araw at ang mundo. Hanapin yung isa na yun, hindi mo pa makikita.
Pero natupad yung 16 na hula na yon sa buhay ng ating Panginoon. At hindi lang 16 na hula, 350 hula ang tinupad ng Panginoon nung siya'y nadidito sa lupa, galing sa iba't ibang mga propeta, sa iba't ibang mga panahon. Kaya nung sabihin ng mga Hudyo sa kanya, pakitaan mo kami ng mga tanda. Ano sabi ng Panginoong Jesus? Wala nang ibang tandang ipapakita sa inyo liban sa panahon ni Jonas. At nakikita nyo na ako yung tanda na yon. Si Jesus na yung tanda. Kaya kapatid, kung naghahanap ka pa ng himala at tanda liban sa ating Panginoong Jesus, malaki na problema mo. Si Jesus ang malaking pagpapala, tanda at himala ng buhay natin. He is the greatest that will ever happen to our lives. The person of our Lord, Jesus Christ. Added na lang yung kagalingan. Added na lang yung mga kababalaghan at mga pagpapala na tinatanggap natin. Alam nyo, nag-grieve yung aking espiritu kapag naririnig ko bang parang pinalalabas pa ng ibang mga ngaral na mas hihigit pa sa ating Panginoon. Ni hindi natin mapag-usapan yung attributes ni Jesus. Ang lagi na lang natin na pag-uusapan, nagpapagaling siya ng may karamdaman. Opo, totoo yun. Ako rin pinagaling ng Panginoon sa aking karamdaman. Marami ako sa mga kasama rito na ipinanalangin sila sa kanilang karamdaman. Gumaling sila. Pero let's talk about, there's a lot of attributes about our Lord Jesus Christ na magpapatibay at magpapalakas sa atin. Siya ang dakilang himala na tinanggap mo, tinanggap ko. Kaya purihin ang Panginoon. Siya ang katuparan ng mga himala. Kaya kung sasabihin natin, Panginoon, bigyan mo kami ng himala sa umagang ito. Meron kasing nagsasabi na nalulungkot na daw ang mga iglesia sa panahon natin dahil wala na tayong nakikita ng himala. Si Kristo ang himala. Pag si Kristo nasa loob ng iglesia, may himala sa loob ng iglesia. Sabi ng Panginoon, maghahanap pa ba kayo ng tanda? Ako na nga yung tanda. The impossibility, mga kapatid, na matupad yung hula sa buhay niya. Pero napangyari ang lahat ng iyon. Kung mauunawaan lang natin. Napurihin ng Panginoon, concerning the gospel, nagmula ito sa binhi ni David, pinatunayan sapagkat mismo si Maria at si Jose ay galing kay David. At hindi lang siya galing kay David, siya yung katuparan ng hula kay Abraham na sinasabi. Alala ko si Abraham, ang sabi sa kanya ng Diyos, pagpapalain kita, gagawin kong dakila ang iyong pangalan at sa pamamagitan mo pagpapalain ang lahat ng bansa sa buong lupa, sa buong mundo. At bakit ba napagpala ang buong mundo sa Israel? Dahil ba sa meron silang mga produkto na pinapadala sa mga bansa natin, pagkain, material na bagay, hindi po, napagpala ang buong mundo sa pamamagitan ng bansang Israel dahil sa ating Panginoong Jesus. Concerning the gospel, concerning about the Lord Jesus Christ, isa pang sangkap para sa ikaliligtas natin, anak siya ng Diyos, hindi sa tao. Kung pag-uusapan yung pagiging anak ng Diyos, ang una natin kagad na iisip, the deity of our Lord Jesus Christ, yung kanyang pagka-Diyos. Pero ang isa pa natin makikita pagka pinag-usapan ng anak ng Diyos, naalala ko sa panahon ng Romano Emperor, meron silang anak ng Diyos na tinatawag. Kilala niyo kung sino? Si Apollos. Anak siya ni Leto, tsaka ni Zeus, na pinaniniwalaan nilang mga Diyos na hindi naman totoo. At kapag sinabing Apollos, this is the son of God, of the Greek gods. Anak siya ni Zeus, yung anak ng Diyos ng araw, at ni Leto. At kapatid siya na kambal ni Artemis na babae. At ang tawag dito kay Apollos ay siya ang salita ng Diyos. Kaya pag sinabi mo ng panahon, kasi ngayon pag sinabi mong son of God, iba yung kaisipan natin. Pero nung panahon ni Apostol Pablo, pag sinabi mong si Jesus ang anak ng Diyos, ang iniisip agad ng mga tao, lalo na sa mundo ng Hintil, siya yung salita ng Diyos. Kaya si Apollos, kinikilala ng mundo noon na siya ang salita ng Diyos. Kaya pag sinabi ni Pablo na si Jesus ang salita ng Diyos, ibig sabihin si Jesus ang pinanggagalingan ng tunay na salita ng Diyos. Na kung meron man tayong tatanggapin na katwiran at prinsipyo, ay walang ibang panggagalingan kundi sa ating Panginoong Jesus. Alala ko po, sa Turkey, meron silang pinupuntahan doon na isang templo ni Apollos. Sa Didyma. Didyma ang lugar na yun. Dinadayo pa ito ng mga tao, ng mga Hellenismo, no, para lang makapagtanong kung ano yung kalooban ng Diyos nila. At ang sasagot daw sa kanila, yung Diyos na si Apollos, dahil siya yung salita ng Diyos. At pinapanood ko yung documentary na yon,
Pumupunta sila dun sa temple ni Apollos, second largest temple in the whole world ni Apollos. At nagtatanong lang sila kung itutuloy nila yung negosyo nila, na meron silang nahukay na ganito, saan ba nila gagamitin, ano ba ang gagawin para sa kanilang mga anak, ano dapat ang maging pangarap para sa kanilang mga anak o ipangarap ng bawat isa sa kanila. Yun lang ang mga tanong nila, sinasangguni nila sa isang Diyos na hindi totoo at ang pangalan ay si Apollos. At ilang araw, ilang buwan maghihintay sila doon sa templo ni Apollos, walang uwian para lang hintayin yung kasagutan ni Apollos. At biglang lalabas yung pari ni Apollos at kunyari nagsalita sa kanya na ito ang gagawin ninyo, ito ang ibibigay ninyo. At nagsasalitaan nimo yung Diyos nila. Dahil naniniwala sila na si Apollos yung salita ng Diyos. Kapatid, Jesus is the Son of God. Siya ang salita ng Diyos. Kaya kung meron kang tanong patungkol sa iyong sarili, kabataan, meron ka bang pangarap? Nagtanong ka na ba kay Jesus? Mga magulang, meron ba tayong pinaplano? Nagtanong na ba tayo kay Jesus? Yung mga prinsipyo at katwiran na daladala natin, sang-ayon ba yan sa aral ng ating Panginoon? At kapag hallelujah, yun ang mabuti sapagkat si Jesus, ang anak ng Diyos, liban sa pinatutunayan nito na siya ay Diyos, siya po ang salita ng Diyos. At mismo yung mga alagad, narinig nila ang tinig mula sa langit na nagsasabi, no, nung siya'y binabautismuhan, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Sa Matthew chapter 17 verse 15, Matthew chapter 3 verse 16, makikita natin, dalawang beses na narinig ang tinig ng Ama nang gagaling sa langit, na ito ang sinisinta kong anak. Kaya yung kasangkapan para sa kaligtasan mo at sa kaligtasan ko, kapatid, ay yung anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hindi pinambayad sa atin buhay ng anghel. Hindi 1,000 anghel ang ipinambayad sa atin. Ang pinambayad sa atin ay buhay ng bugtong na anak ng Diyos. Concerning about the Lord Jesus Christ, sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Ang sabi sa verse 4, babasahin ko po sa malalim na salin, no? Ipinapahayag na anak ng Diyos ng may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan. Makikita natin na yung Espiritu ng Diyos ay sumasaksi sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Nung siya'y bautismuhan, Matthew chapter 3 verse 16, nandun ang banal na Espiritu, no? Para patunayan na ang ating Panginoong Jesus ay hindi nagkakasala, Matthew chapter 4, nandun na naman ang banal na Espiritu. Sa pamagitan ng mga paggawa ng himala at kababalaghan, makikita natin sa Acts 10:38, nandun na naman yung banal na Espiritu. Hanggang siya'y mabuhay na maguli sa mga patay, nandun pa rin ang banal na Espiritu, Romans chapter 8 verse 11. Kaya makikita natin, no, siya ay anak ng Diyos, pinatutunayan sa pamagitan ng Espiritu ng kabanalan. No? Kaya itong mga sangkap ng ating kaligtasan, ang mabuting balita na siyang ang nilalaman nito ay Panginoong Jesus, makikita natin ang pagpapatunay na makatotohanan ng kaligtasang ating tinanggap dun pa lang sa mga pasimulang talata na basa. Ngayon punta tayo, magtatapos tayo dito sa verse 5. May 2 minutes, ilang minuto na lang po ba? Oh, may 1 minute tayo. Concerning about the servants, tayong mga lingkod ng Panginoon ay gagamitin ng Diyos para mabuting balita. Huwag tayong mag-atubili. Pakinggan niyo po, dito po lang tayo tumingin. Huwag tayong mag-atubili na ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng dako sa buong mundo. Pagdating sa lawak ng authority na ipinagkatiwala sa anak at nasa ilalim tayo ng kanyang pamamahala sa langit at sa lupa, ang sabi ng Matthew 28:18. Ang sabi naman dito sa verse 5 ng Romans chapter 1, pananampalataya sa lahat ng bansa dahil sa kanyang pangalan. Kaya walang bansa na hindi pwedeng hindi tayo mangaral. Kahit na bawal mangaral sa ibang bansa, kailan lang yung mga kapatid natin sa Kuwait, purihin ang Panginoon, kahit bawal, nangangaral sila ng salita ng Diyos doon. Ano? Sabi nga ng Pastor Joseph, naalala ko na nandito tayo mga Pilipino, magagaling tayo sa bawal eh. No, kahit bawal mangaral, mangangaral tayo. Pero yun naman yung bawal na mabuti. Kaya purihin ang Panginoon dahil bakit kahit sa Kuwait nangangaral sila? Bakit kahit sa mga bansang bawal nangangaral tayo? Eh kasi under ng authority ng Panginoon yung mga bansa na yan eh.
Eh, ba't hindi tayo mangangaral sa langit at sa lupa at sa lahat ng mga bansa? Kaya hanggang sa Canada, ayan, kala Sister Heidi, ay ipinapangaral po ang salita po ng Diyos. Sapagkat ang otoridad ng Diyos ay nasa lahat ng mga bansa. At we are under the authority of our Lord Jesus Christ, the Son of God, na sinasama ng Santong Espiritu, na siyang nilalaman ng Ebanghelyo sa ikaliligtas ng tao, na siyang katuparan ng hula ng mga propeta, na siyang galing sa binhi ni Abraham at ni David, na ngayon we are under His authority. Kapatid, hindi ka under authority ng anumang fellowship o ng anumang samahan. Nasa ilalim ka ng pamamahala ng ating Panginoong Heso Kristo. Hallelujah! Kaya sa pananampalatayang ito, nararamdaman natin na merong sumasakop sa atin. Hindi na tayong nasusunod. Ang nasusunod na si Jesus. Sa panahon natin, sa lakas na meron tayo, sa mga anak natin, sa pamilya natin, sa halaga na meron tayo, mga kapatid, ang lahat ng ito is under the authority of our Lord Jesus Christ. At lang lahat ng ito ay gagamitin natin para maipahayag ang mabuting balita sa lahat ng mga bansa. At ang sabi po ni, na, oh, sige, ang ganda na lamang po tayo, bukas ipagpapatuloy natin yung concerning to the servants of God, tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat po. Wala kaming maidadailan para magreklamo kahit na napakahirap ng aming pong pinagdadaanan. Sapagkat kung pag-uusapan namin ng kabutihan ninyo, hindi kami matatapos, Panginoon, sa pag-uusap. Sadyang napakabuti niyo sa amin. Kayo po ang siyang maging kagalingan sa lahat ng may karamdaman in the name of Jesus. Kayo po ang siyang maging kasagutan sa lahat ng may katanungan. Kayo po ang siyang maging kasapatan sa lahat ng di makontento. Maraming salamat po. Ikaw ang aming tunay na kagalakan. Pagpalain niyo po ang aming pamunuan, Panginoon, sa Door of Faith Church, ang Pastor Masaredo, Joseph Masaredo, Panginoon. Kanya po buong sambahayan. Kaabagan niyo po ang kanilang sambayan at patuloy na sumagana ang biyayan sa kanila. At maikayat ang bawat sa amin sang ayos sa iyong kalooban. Pagpalain niyo po lahat ng mga district supervisor, pastors, and workers, lahat ng mga kapatid, at maging sa ibang fellowship na kasama po namin, nakabahagi sa inyong katawan, pagpalain niyo po sila. Sa inyo po lahat ng papuri, ang lahat ng parangal, sa ngalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Bukas po, tutuloy na lamang po natin, pag-usapan natin ulit. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, purihin ang Panginoon. Binabati ko po yung aking asawa. Nandiyan po si Sister Cathy. Nandito, kasama rin natin. Ayan. Purihin ang Panginoon. Ayan, si Sel, nandun pala sila. At yan po yung mga manggagawa. Hindi ko na po maisa-isa. God bless po.